97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Napaka-unfair ng buhay. Kasi kung kailan natin gustuhing lumagay sa tahimik ay saka biglang magiging magulo ang lahat ng nangyayari. Kung minsan naman hangad lang natin na maging maligaya pero tila napakakomplikado pa. Ganyan ang eksaktong pinagdadaanan ni Desa, ang ating kabarangay for today na nais mag-share ng kanyang storya. Hindi madaling magpatuloy pagkatapos mong madapa ng paulit-ulit sa buhay. Mapapatanong ka na lamang din sa may kapal kung bakit kanya pinaparusahan. Gayong wala ka namang hinahangad na masama. Tapos ang masakit ay kahit na ilang taong ka nang nagsisi, hindi ka pa rin magawang patahimikan ng iyong nakaraan. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay gusto ko po kayong batiin ng isang manigong bagong taon. Para sa akin ay espesyal ang bawat New Year dahil bagong oportunidad po ang hatid nito. Para sa mga katulad ko na araw-araw ay sinusubukang makalpa sa masalimuot kong nakaraan at maging mabuting tao. Hindi po kasi madaling kalimutan ang mga pinagdaanan ko sa buhay na maaaring para sa iba ay hindi naman totoong nangyari. Kaya nga po naisip kong sumulat sa programa ninyo upang ibahagi ang aking istorya. Nang sa ganoon ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Desa, 55 years old at taga Caloocan. Nagtatrabaho po ako sa isang pribadong kumpanya na may mataas na posisyon, Papa Dudut, at kasalukuyang namumuhay mag-isa. May mga kaibigan naman po ako na paminsan-minsan ay nakakasama kong lumabas at nakakakwentuhan na rin. In fact, isa sa kanila ay nagrekomenda ng programa ninyong Barangay Love Stories. Napakinggan ko raw dahil magaganda ang mga tinatampok ninyong kwento. At hindi nga ako nagkamali. Simula noon ay nakahiligan ko na nga po ang pakikinig sa radyo o online, lalo na kapag may free time ako. Nakaka-relate po kasi ako, Papa Dudut, sa mga kabarangay nating nagpapadala ng kanilang storya. Lalo na noong araw na medyo bata pa ako katulad nila. Ang totoo ay may pagka mapusok ako noong kabataan ko. Malibas ay may itsura ako at charismatic na tao. Magaling din akong makisama. Pero sabi nga nila kahit na anong ganda mo, may mali at may mali pa rin sa'yo. Maganda man ako na ituring ng marami ay may mali pa rin sa'kin. Hindi po ako nabigyan ng manipis at pangbabaing boses. Pausin po ako, Papa Dudut. Tukso nga po sa akin nung high school ay Boy Scout. Kasi boses lalaki raw po ako. Pero hindi naman po naging masyadong problema yon dahil nakasanayan na rin ng mga tao sa paligid ko ang boses ko. Kalaunan ay nakatuwaan nila sa totoo lang kasi kakaiba raw ang tatak, Desa. Hindi na po ako mahihiya at isasama ko na rin po sa kwento ko na medyo may pagkapilya at matigas ang ulo ko noon. Ginagawa ko ang gusto ko kung kailan ko gusto. Hindi ako sumusunod sa mga sinasabi ng mga nakakatanda sa akin. Ibinabase ko lahat sa pakiramdam. Basta feel ko, go ako. Sa lahat ng kasiyahang ginawa ko na wala sa lugar, hindi katakataka na sa edad kong 17 anyos ay nabuntis po ako ng boyfriend ko. Tapos hindi niya ako pinanagutan kaya napilitan akong ipaampo ng anak ko. Wala na po ako naging balita sa baby ko dahil mas nag-focus na lamang ako sa pag-aaral.
hanggang sa tumungtong ako sa edad na 20 anyos at nakilala ko si Gregor na hindi nagtagal ay naging tatay ng anak kong si Emily. Sa ilang taon ng pagsasama namin ni Gregor ay marami po kaming pinagdaanan na masasabi kong minsang mabuti pero madalas ay magulo. Desa, ba't ngayon ka lang dumating? Kanina ka ba dapat nandito sa bahay ah? Gregor, wala ba munang pangungumusta ng araw ko? Ngayon na nga lang tayo nagkita, nagagalit ka kaagad. Pakis nga? Doon ka nga! Huwag mo nga akong mahalik-halikan! Ano ba? Halikan mo ako eh, galit ka sa labas. Amoy uso ka! Ewan ko sa'yo? Bakit ba ganyan ang ugali mo? Ikaw may problema sa ating dalawa. Tinatanong kita kung bakit ngayon ka lang dumating eh, 10 oras na ng gabi. Uwi pa ba yan ang matinong babae? Para sabihin ko sa'yo, matinong babae ako. Wala akong ginagawang masama para ikahiya niyo ni Emily. Kaya wag na wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Ay. Nagkayayaan lang kami ng mga katrabaho ko na lumabas para kumain at magkwentuhan. Peste namang dahilan yan, Desa! Ano bang problema mo, Gregor? Tinatanong mo pa? Hindi man lang bang pumasok dyan sa kokote mo na naghihintay kami rito ng anak mo sa'yo? Hindi ko naman dala ang kaldero. Saka nag-text ako kay Emily na malilate ako ng uwi. Nag-reply sa akin ang anak mo. Baka di lang niya nasabi sa'yo. Alam mo, ikaw ang tapang muna sumagot-sagot sa akin porque nagtatrabaho ka. Yan ba gusto mo'y pamukha sa akin? Na wala akong trabaho? Na palamunin mo lang ako? Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang masusunod sa bahay na to. At wala ang karapatang umasta na hindi ka pamilyado. Hoy, hindi ko nakakalimutan na pamilyado akong tao. Saka ngayon lang naman ako sumama sa kanila dahil nga pare-pareho kaming stress sa opisina. Hindi mo ba yung kayang intindihin? Bakit kailangan ipamukha mo sa akin na hindi ako mabuting ina at asawa? Gregor naman! Huwag mo nang palakihin ang issue, pagod ako! Ma! Nandiyan na pala kayo. Kumusta po ang labas niyo ng mga katrabaho mo? Ayos lang anak. Pero itong ama mo, galit na galit sa akin samantalang wala naman akong ginagawang masama. Nagpapakampi ka pa talaga sa anak natin, Desa! Pa, huwag po kayong sumigaw. Nagsabi naman po si Mama sa akin. Hindi ko lang nabanggit sa inyo kasi nagpapahinga kayo sa kwarto. Dapat kasi hindi ka pumayag. Ano ba akala ng Mama mo? Dalaga pa siya? Puro na lang ibang tao inuuna niya. Paano na lang ang responsibilidad niya sa atin? Ano ba kasing mga responsibilidad yon? Ginagawa ko naman ang makakaya ko, Gregor. Nagtatrabaho ako, naglilinis, nagluluto at naglalaba rito sa bahay. Pinagsisilbihan ko kayo ng anak mo, tapos nalagay wala pa pala sa'yo lahat ang ginagawa ko? Hindi pa pala ako responsableng tao? Ay, ayos ka rin talaga eh. Ibang klaseng ugali naman yan. Mabuti pa, matulog na ako. Nawala na ako ng ganang kausapin ka kasi hindi ka maayos kausap. Huwag na huwag mo akong tinatalikuran, Desa! Kinakausap pa kita! Pa, ano bang problema nyo? Pabayaan na lang natin si Mama. Pagod siya. Kung busit kayo sa kung ano, huwag niyong ibuntun sa kanya. Bakit kasi nakikialam ka sa usapan namin ng Mama mo? Ang ayos-ayos namin bago ka dumating. Hindi po kayo nag-uusap ng maayos pa. Inaaway niyo siya. Tama talaga si Mama eh. Lagi kayong galit sa kanya kaya nawawalan siya ng ganang kausap kayo. Kung namimiss niyo si Mama, sabihin niyo ng maayos. Hindi yung dinadaan niyo sa pagsusungit. Hindi ako masungit at hindi ko namimiss ang Mama mo. Sinasabi ko lang ang dapat niyang gawin. Kasi baka napapasarap na siya sa pagsama-sama sa mga katrabaho niya na wala namang sarili pamilya. Sige, sabi niyo eh. Matulog na po kayo pa. Baka maiskandalo pa mga kapitbahay natin sa ingay niyo. Manang-mana ka talaga sa nanay mo! Nang magkakilala po kami ni Gregor noong araw ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Nang mabuntis niya ako ay tuluyan na akong hindi nakapagtapos sa pag-aaral, Papa Dudut. College undergrad lamang po ako noon at dahil sa nangyari ay nagalit sa akin ng husto ang mga magulang ko kaya pinalayas nila ako sa bahay namin. Simula noon ay nagsama na kami ni Gregor sa iisang bubong. High school lang po ang natapos niya kaya napilitan siyang magtrabaho ng husto
para mabuhay niya kami ng anak namin. Hanggang sa pinalad siyang makapag-abroad bilang OFW sa isang pabrika sa Taiwan. Ilang taon din po doon si Gregor hanggang sa naaksidente siya doon dahilan para maputulan siya ng isang binte. Kinailangan pong umuwi ni Gregor sa Pilipinas para mas maalagaan ko siya. Pero hindi na po ulit siya nakabalik ulit sa abroad dahil naging sakit na siya pagka-uwi niya rito. Sa katunayan ay pabalik-balik kami sa ospital noong araw hanggang sa maubos ang perang naipon namin. That time magkokolehyo na po ang anak naming si Emily kaya nagkusa na akong mag-apply ng trabaho. Marami po akong pinasok na pwedeng mapagkakakitaan tulad ng pagiging serbedora sa mga restaurant, factory worker, sales lady at kung ano-ano pa. Hanggang sa naipasok po ako ng kaibigan ko sa isang private company na tumatanggap ng college undergraduate. Nagtrabaho ako doon bilang office girl sa finance department hanggang sa nakitaan nila ako ng potensyal. Pinayuhan po nila ako na tapusin ang pag-aaral ko para pwede nila akong i-apply sa regular position. Pero inuna ko po muna na mapatapos sa college si Emily. Kaya nga kahit mababa ang sahod ko noon ay tsinaga ko ang trabaho ko, Papa Dudut. Nagdagdag na lamang ako ng ibang mapagkakakitaan tulad ng pagluluto at pagbebenta ng pagkain sa opisina namin. Sa kabila ng pagsisikap ko, Papa Dudut, para maitaguyod ang pamilya namin, madalas pa rin po akong nakakatanggap ng pang-aabusong verbal mula kay Gregor. Pero inisip ko na lamang na baka epekto yon ng mga gamot na iniinom niya at pagka-depress dahil hindi na siya makapagtrabaho katulad ng dati. Hirap po kasing mag-umpisa si Gregor at hindi rin ganong kabukas ang isipan ng ibang may negosyo na ina-applyan at tumanggap ng may kapansanan. Kaya nga sa abot ng makakaya ko, pinagtiisan ko po ang trato niya sa akin. Pero hindi po lingid sa anak namin ang mga pinagdaraanan ko sa ama niya, Papa Dudut. Ma, wala po ba kayong pasok? Malilate na po kayo sa work niyo. Nakaliwa ko, anak. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Sandali, ano po yung nasa gilid ng labi niyo? Pasa po ba yan? Patingin nga po, Ma. Hala! Pasa nga po! Saan galing yan? Wala, anak. Ayos lang ako. Hindi po kayo okay. Nalagyan niyo na po ba yan ng yelo? Oo, tapos na. Yan po ang dahilan kung bakit hindi kayo pumasok, no? Pero saan po ba kasi galing yan? Huwag niyo sabihin si Papa ang may gawa kaya kayo nagkapasama. Nagkaroon kasi kami ng mainit na pagtatalo kanina nung nagbibihis ako. Sinabihan na naman kasi ako na huwag raw ako mag-asal dalaga sa opisina kasi hindi raw bagay sa akin. Pinagbawalan din niya akong sumama sa labas sa mga katrabaho ko kahit minsan ko lang naman yun ginagawa. Alam mo naman yun, di ba? Hindi ko naman kayo napapabayaan ng Papa mo, ha? Siyempre, maalam ko yun. Ginagawa niyo ang lahat ng makakaya niyo para sa pamilya natin. Kung bakit kasi hindi maintindihan ni Papa yun? Ewan ko rin, anak. Simula nang maputulan siya ng binte, naging maiinit na ang ulo niya. Tapos ako na lang lagi niyang pinagdidiskitahan, samantalang wala naman akong ginagawang masama. Anong gusto niya? Dito na lang ako sa bahay natin. E sino maghahanap buhay kung hindi ako papasok? Ay, pasensya ka na, Emily, ha? Hindi ko naman gustong isumbat ang mga ginagawa ko pero nakakapagod din kasi kapag hindi ma-appreciate ng Papa mo ang mga pagsasakripisyo ko. Alam ko po yun, Ma, kaya nga support lang ako sa inyo eh. Si Papa ang hindi ko mag-gets. Tsaka Ma, dapat hindi po kayo pumapayag na tratuhin niya kayo ng ganyan. Tignan niyo ngayon, sinasaktan niya na kayo. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko naman pwedeng patulan ng Papa mo. Saka baka kaya siya nagkakaganon dahil iniinda niya yung kapansanan niya. Pero hindi pa rin po tama na sa atin niya ibunto ng inis niya. Lalo na sa inyo. Yung pananakit niya, hindi po tama yan. Babae kayo. Tayo. Tsaka inaasikaso niyo naman siya, di ba? Kaya ano pang problema niya? Yun din ang kinaiinit ng ulo niya. Minsan kasi hindi ko na siya naiintindi. Di na ako nakakapagluto dito sa bahay kasi nga pagod na ako galing opisina. Hindi yun maintindihan ng Papa mo kasi akala niya
Pinababayaan ko na kayo. Nanawiwili ako sa kakasama sa mga katrabaho ko na di hamak na mas bata raw sa akin at hindi pamilyado. Hayaan niyo po. Kakausapin ko si Papa. Kahit sa ang anggulo tignan, maling-mali na pinagbubuhatan niya kayo ng kamay. Talaga anak? Gagawin mo yun? Kakausapin mo siya? Siyempre naman po. Para sa inyo. Salamat ha. Eh ikaw ba? Hindi ka ba nagtatampo sa mama? Bakit naman po ako magtatampo? Sabi ko nga po, gets ko kayo. Sobrang bilib nga ako sa inyo, ma eh. Ang dami nyo ng sinakripisyo para sa pamilya natin. Ang hirap kaya maging nanay tapos nagtatrabaho pa. Naku, maraming salamat ulit, anak. Napagaan ng mga sinabi mong nararamdaman ko. Ayan, naiiyak tuloy ako. Ano ba kayo, ma? Huwag kayong umiyak. Tsaka pamilya tayo. Dapat ang pamilya nagtutulungan, hindi nagbabangayan. Aaminin ko na napaisip ako sa sinabi ni Emily dahil hindi niya kinukonsente ang ugali at pakikitungo sa akin ng ama niya. Kung sa bagay, may punto naman talaga siya, Papa Dudut. Kahit na hindi ako ikinararangal ng mga magulang ko noong araw. Hindi naman po ako masamang babae. Pinagsisilbihan ko si Gregor kahit na nagkakandakuba ako sa pagtatrabaho. Pinagluto ko siya, pinaglalaba, pinaghahain ng pagkain at kulang na lamang ay subuan ko siya kapag wala siyang ganang kumain. Ako rin ang nagpapagamot sa kanya kaya bilang ganti dapat lang na hindi niya ako maliitin o pagsalitaan ng masama. Kaso ewan ko ba kung saan hinuhugot ng mister ko ang kapal ng mukha niya para tratuhin akong walang kwenta sa kabila ng pagsasakripisyo ko sa aming pamilya. Kaya nga matapos noon ay nagsimula akong manlamig kay Gregor, Papa Dudut. Oo, inaasikaso ko pa rin siya pero madalas labas na sa ilong ang mga ginagawa ko. Ibig sabihin hindi na po bukal sa puso ko. Napaglingkuran siya kahit na siya pa mismo ang asawa ko. Ganon yata talaga kapag napapagod ang puso na umunawa. Unti-unti kong na-realize na hindi ko deserve na tratuhing iba o mababa dahil babae ako. Ako na po ang nagpapasok ng pera sa pamamahay namin. Kaya dapat alamin ni Gregor ang lugar niya. Dahil natatakot akong dumating ang araw na mapuno na lamang ako at gustuhin ko siyang iwan kahit na may kapansanan siya. Papa Dudut, pinagpatuloy ko po ang pagsusumikap ko sa buhay at sa pagtatrabaho dahil may pangarap akong umasenso sa nooy posisyon ko. Kaya nga nang magdesisyon si Emily na mag-working student, in-encourage rin ako ng anak ko na mag-aral para matapos ko ang kolehiyo. Ginawa ko po yun kahit na hindi ako suportado ni Gregor at madalas ay sinasabi niya na wala naman akong mararating dahil matanda na ako para makapagtapos ng pag-aaral. Pero pinatunayan ko po yun sa kanya na mali siya dahil pagkalipas ng 2 taon ay natapos ko po ang kurso ko at tuluyang nakamit ang pangarap kong diploma. Nang ma-regular ako sa trabaho ko ay lalo ako naging busy, Papa Dudut. Nawala na talaga ako ng time para kay Gregor kaya lagi siyang nagagalit sa akin. Pero nagsawa na yata ako at naging manhid dahil wala na akong nararamdaman o pakialam sa kung ano man ang sabihin niya sa akin. Inasikaso ko pa rin siya bilang asawa pero nawala na po ang amor ko sa kanya. That time ay naging abala na po si Emily dahil nagre-review na siya para maging profesional. Eh wala akong pagsabihan na mga saloobin ko. Yun po ang naging daan para mag-open ako sa mga katrabaho kong mas bata sa akin na sinong mag-aakala na sa huli ay mai-enjoy ko na kasama sila. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging bagets ng panahon na yon. Pero higit pa sa mga kapwa ko babae, mas close po ako sa mga katrabaho kong binata. Ay! Naku naman, Gregor!
Bakit mo ba pinaghahagis sa mga kaldero at kaserola? Tinatanong mo ba talaga kung bakit? Eh kanina ka pa dyan sa lababo. Naging estatwa ka na. Hindi ka na naagalaw at ititig sa cellphone mo. Ano bang sinasabi mo? Pumunta ka lang ba rito sa kusina para manginis? Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako maghiwa ng mga gulay na isasahog ko sa ulam natin. Bakit ko naman gagawin yon? Di ba trabaho mo yan kasi ikaw ang nanay sa bahay na to? At saka nagpunta ako rito kasi kanina pa kumakalamasik mura ako. Akala ko nga tapos ka na sa pagluluto at naghahain ka na. Kaso mukhang wala ka pang nasisibulan. Wala akong matatapos kung makikipag-usap ako sa'yo. Excuse me nga, nakaharang ka dyan sa ref. Kukunin ko yung karne. Rico! Gregor! Bakit mo ako sinasabunutan? Teka ako nga, aray! Ako ba talaga magtanong? Samantalang alandi-landi mo! Bitawan mo muna ako! Sino yung kausap mo sa cellphone? Kulang na lang mapunid yung labi mo sa lapad ng ngiti mo ah! May ibang lalaki ka no? Aminin mo! Nasisiraan ka na talaga ng bait! Wala akong ibang lalaki! Hindi mo ako malulokong babae ka! Kilala kita! Malandi ka! Akin na yung cellphone mo! Patingin kung wala! Sinabing wala nga! Saka ayokong ibigay ito sa'yo dahil baka kung anong gawin mo't mawalan pa ako ng trabaho! Kita mo na! May tinatago ka sa'kin! Wala akong tinatago sa'yo! Pwede ba? Kung praning ka sa buhay mo kasi wala kang magawa dito sa bahay, pues, huwag mo akong idamay! Alam mo, kaunti na lang malapit na akong mapuno sa'yo, Gregor eh. Napakabastos mo! Hindi mo na ako nirespeto! Huwag mo akong pagsasalita ng ganyan dahil masasampal kita, Tessa! Sige, sampalin mo ako! O yan, pinagduduldulan ko na yung mukha ko sa'yo! Saktan mo ako! Sabunutan mo pa! Di ba dyan ka naman magaling? Ang kapal na mukha mo, Gregor! Napakawalang utang na loob mo! Na hindi mo na nga ma-appreciate ang pagsasakripisyo ko sa pamilya natin! Ganyan mo pa akong tratuhin ako at pagdududahan pa! Sa palagay mo, kung totoo ang nanlalalaki ako, nandito pa ba ako sa bahay? Kasi kung totoo yun, sana matagal na kitang nilayasan dahil buwisit ka sa buhay ko! Huwag mo akong masumbat-sumbatan ng ganyan dahil wala ang karapatan! Dahil ikaw pa rin ang padre de pamilya? Ikaw ang haligi ng tahanan? Alam ko na yung mga linyahan mo, pero baka nakakalimutan mo kung sino sa ating dalawa ang nagpapasok ng pera sa pamamahay na to. Ako, Gregor. Kaya wala kang karapatang saktan ako, insultuhin at magsabihan ng malandi. Kung may lakas ka pa para saktan ako, bakit di ka kaya maghanap ng trabaho para naman may ambag ka rito sa bahay? Tumigil ka na, Tessa! Namumuro ka na sa akin! Nakakawalang gana kang asikasuhin na hindi ka marunong magpasalamat. O ayan, ikaw ang magluto ng pagkain mong buwisit ka! Tessa! Bumalik ka rito, babae ka! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Kausapin mo yung ref! Baka sakaling magkaintindihan kayo! Nakakawalang gana kang kausap! Puro kadabog at sigaw! Kapal na mukha mo! Kahit na sinabi kong wala akong ibang lalaki ay hindi naman po ako ipokritang babae, Papa Dudut, para baliwalain ang sentimiento ni Gregor. Pero aaminin kong guilty ako dahil nagsisimula na akong humanga sa isang lalaki na kaopisina ko pero di hamak na mas bata sa akin. Hindi ko na lamang po siya papangalanan dahil agad ko rin pong sinawayang sarili ko bago pa tuluyang lumalim ang pagkagusto ko sa kanya. Takot po ako sa karma at hindi ko po magagawang pagtaksilan si Gregor kahit na nanlalamig na ako sa kanya, Papa Dudut. Simula noon ay mas tinuong ko na lamang ang sarili ko sa trabaho hanggang sa nakamit ko ang promotion na pinaka-aasam ko. Masayang masaya po ako, Papa Dudut, dahil pakiramdam ko may napatunayan na ako sa sarili ko. Idagdag nyo pa na nakapasa si Emily sa licensure exam para maging guro, kaya naman doble po ang saya ng aming pamilya. Kaya lang lahat ng bagay na masaya kadalasan ay may kapalit na matinding kalungkutan. Yun po ay matapos lumala ang pagkakasakit ni Gregor, Papa Dudut. Lingid sa kalaman namin na patago po palang umiinom ng alak ang mister ko, dahilan para humina ang sistema niya. At napalalapan nito ang komplikasyon niya sa diabetes. Hanggang sa dumating ang araw, Papa Dudut, na kinakatakutan namin. Yon ay nang biglang inatake sa puso si Gregor. Dead on arrival siya sa ospital. Kaya ganoon na lamang ang hinagpis namin ni Emily.
Kahit sabihin ng iba na namatay na ang pagmamahal ko sa kanya, ay asawa ko pa rin siya at siya pa rin ang tatay ng anak ko o Papa Dudut. Kaya nga ganoon na lamang ang pagluluksa naming mag-ina matapos kaming iwanan ni Gregor. Hindi ko rin po maikakaila na nagigilty ako dahil sa trato ko sa kanya. Yung bang hindi ko na nasulit ang mga nalalabing araw niya sa mundo dahil mas inuna kong intindihin ang emosyon ko. Hindi ko po kayang i-handle ang nararamdaman kong lungkot at konsensya. Kaya nga pagkatapos mailibing ng mister ko ay inopen ko ang damdamin ko kay Emily para naman mapanatag ako kahit papaano. Ma, umiiyak na naman ba kayo? Ha? Hindi. Napuwing lang ako, anak. Sa akin pa po talaga kayo nag-deny. Alam ko po hanggang ngayon sinisisi nyo pa rin ang sarili nyo. Ang laki kasi ng pagkukulang ko sa papa mo, Emily. Hindi ko hinabaan ang pasensya ko sa kanya. Imbis na intindihin ko siya, sinabayan ko pa ang init ng ulo niya. Kaya nagsisisi ako ngayon na wala na siya kasi hindi ko nasulit yung panahon na kasama pa natin siya. Ma, tama na po. Wala po kayong kasalanan sa nangyari. Si Papa naman po kasi ang makulit. Hindi ko po sa sinisisi ko siya, ha. Malungkot din po ako kasi iniwan na niya tayo. Kaya nga ang iniisip ko na lang eh, hindi na siya mahihirapan dahil wala nang sakit sa lugar kung nasan siya. Palagay mo, mapapatawad pa ba ako ng papa mo sakaling magkita kami sa kabilang buhay? Natatakot kasi ako na di niya na ako mapatawad. Baka ang maalala lang niya yung mga pagtatalo namin, pati na rin yung masasakit na sinabi ko sa kanya. Paano na lang kung ganun, anak? Ma, huminahon po muna kayo. Hindi ko kasi mapigilan. Nag-aalala ako. Unang-una, huwag nyo na pong sisihin ang sarili nyo sa nangyari. Pangalawa, sigurado po ako na napatawad na kayo ni Papa sa lahat ng mga pagtatalo nyo at samaan ng loob. Kasi for sure, na-miss nyo ang isa't isa pag nagkita na po kayo ulit. Kaya please, Ma, normal po na malungkot tayo. Pero kung araw-araw iisipin nyo na may mali kayong nagawa, kaya kinuha na sa atin si Papa, mahihirapan po kayo mag-move on. Hindi ko alam kung magagawa akong makapag-move on. Hindi ako kasing tapang mo, Emily. Matapang po kayo kasi nagawa nyo kaming itaguyod ni Papa. Kahit mahirap, kahit wala kayong nakukuhang suporta sa kanya. Kaya mali na isipin nyo na hindi kayo makaka-move on. Hindi nyo naman po kailangan kalimutan si Papa eh. Tsaka kahit kailan, hindi naman mawawala yung sakit ng pagkawala niya. Siguro ang kailangan nyo lang po gawin, eh libangin ang sarili nyo. Gawin nyo po lahat na magpapasaya sa inyo na hindi nyo nagagawa noon kasi busy kayo sa pag-aalaga sa kanya. Sa amin, huwag na rin po kayo masyado mag-alala tungkol sa akin dahil malaki na ako. Kayang-kaya ko na po ang sarili ko, Ma. Basta hindi masama ang mga bagay na gusto nyong gawin, gawin nyo. Naniniwala po kasi ako na makakatulong yon para makausad kayo sa lungkot na nararamdaman nyo. Yun po kasi ang teknik ko eh, para hindi ko po masyadong maisip ang pagkawala ni Papa. Susubukan ko ang sinabi mo, anak. Salamat ha, kasi andyan ka sa tabi ko. Nakakakwentuhan kita, napagsasabihan ng mga sama ng loob. Salamat din kasi nakikinig ka kahit na alam kong busy ka rin sa buhay mo. Pwede ba namang hindi ko kayo pakinggan? Imama ko kayo. May pinagdaraanan po ang pamilya natin. At kahit sino na dumadaan sa ganitong klase ng pagsubok, siguradong malulungkot at mawawala ng pag-asa. Kung kailangan na may isang matatag sa ating dalawa, ako na yon, Ma. Ayos lang po na sa ngayon, unti-unti inyo ang pag-move on. Kumbaga, nasa inyo po ang lahat ng oras sa mundo. At kung sakali na may mga araw na hindi nyo kayanin, nandito lang po ako para damayan at alalayan kayo. Simula bata pa ako, ginawa nyo na po ang lahat para maitaguyod ako.
kami ni Papa. Kaya sa abot na makakaya ko, gusto ko pong bumawi sa inyo. Mahal na mahal kita, anak. Ang swerte ko dahil binigay ka ng Diyos sa amin ng Papa mo. Ako po ang swerte kasi naging mama ko kayo. Mahal na mahal ko rin kayo, Ma. Sa lahat ng pangit na nangyari sa buhay ko, si Emily ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng Diyos. Malayong malayo siya sa ugali ng ama niya dahil mabait at maunawain ang anak ko, Papa Dudut. Proud po ako bilang nanay niya dahil napalaki ko siyang maayos. Kumbaga ay napaka-strong ng mindset niya. Mature at optimistic, kaya sinubukan ko pong gayahin ang katangiang yon ng anak ko para makausad ako sa buhay. Araw-araw kong pinapaalala sa sarili ko na hindi ako naging masamang asawa kay Gregor noong nabubuhay pa siya. Alam ko sa sarili ko na ginawa ko ang makakaya ko para pagsilbihan siya. Bagaman dumating ako sa punto na napagod ako, hindi naman ako huminto sa tungkulin ko sa mister ko. Yung mabuting motibasyon at self-talk po ang nagpalaya sa lahat ng mabigat na damdamin sa puso ko at naging dahilan para tuluyan akong makamove on sa buhay ko, Papa Dudut. Ang sarap po palang gumising sa umaga na wala na ang dinadala kong konsensya sa dibdib ko tungkol sa kung anong klaseng asawa ko kay Gregor. Ang saya na sa wakas ay napapalaya ko na siya sa isipan ko at natatanggap ko na iniwan na niya kami at hinding-hindi na siya babalik sa pamilya namin, Papa Dudut. Magkaganon pa man ay hindi yon magiging hadlang para magpatuloy kami sa buhay ni Emily bilang pamilya kahit na hindi na kami buo tulad ng dati. Papa Dudut, mabilis po na nagdaan ng isang taon. Hindi na lamang namin namalayan ni Emily na nalagpasan namin ang mabigat na mga buwan ng pagkawala ni Gregor. At kahit masasabi ko na nasa maayos na kaming disposisyon sa buhay, ay hindi pa rin naman namin tuluyang kinalimutan ang dati kong asawa. Lagi po naming dinadalaw ni Emily ang puntod ni Gregor, lalo na kapag may mga mahalagang okasyon. Kung hindi ko naman po kasama ang anak ko ay pumupunta po ako mag-isa sa sementeryo para kausapin ang namayapa kong mister. Madalas kung ano-ano na lamang ang sinasabi ko sa kanya, tulad ng mga nangyari sa araw ko o kung minsan ay random thoughts lang tungkol sa napanood ko sa TV o nakita sa social media. Nang mga panahong yon, dahil sa pagiging busy ni Emily sa trabaho, madalas na pakiramdam ko ay mag-isa ko. Wala naman pong kaso yon dahil kaya ko namang asikasuhin ang sarili ko, pero may pagkakataon na hindi ko mapigilang isipin na what if hindi maagang nawala sa amin si Gregor o hindi siya nagkaroon ng kapansanan na dahilan ng pagbabago ng ugali niya. Sana magkasama pa rin kami at magkakwentuhan. Longing at pananabik. Yan po siguro ang eksaktong terminolohiya sa feelings ko noon, bagaman sigurado ako na hindi ako naghahanap ng karelasyon. Personal choice ko po na hindi ako magkaroon ng relasyon kahit pwede naman dahil nga patay na ang mister ko. Pero nagbago po ang lahat ng isang araw, nagsabi si Emily na may nanliligaw sa kanya. Doon ko na-miss ang pakiramdam na may in love, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay naging boyfriend na nga ng anak ko ang manliligaw niyang si Robert at gusto raw niya itong makilala ko ng personal. Nice to finally meet you po, tita. Marami pong magagandang bagay na naikwento si Emily tungkol sa inyo. Ah, talaga? Nakakahiya naman. Ma, bakit naman po kayo mahihiya? Kayo talaga? Siyempre, proud po ako sa inyo kaya lagi ko kayong bukang bibig kay Robert. Ayan tuloy, excited na siya makilala kayo kaya dinala ko na po siya rito ngayon. Uy baby, binuking mo naman ako. Ayos lang yun, si mama naman yan. Excited na rin akong makilala ka, Robert. Natutuwa ako dahil sa wakas may sinama na ring lalaki si Emily para ipakilala sa akin. Ang tagal ko rin hinintay magka-boyfriend ng anak kong yan eh. Matapos kasing graduate niyan,
Puro na trabahong inatupag. Sabi ko naman sa inyo, ma, di ba? Isang araw, may ipapakilala na rin po ako sa inyong lalaki. At si Robert yun. Kayong dalawa talaga. Ang sweet-sweet nyo. In love kayo. Ganun nga po. Mahal na mahal ko po si Emily. At pangako, tita, hindi ko po sasaktan ng anak nyo. Safe na safe po siya sa akin. Aba, dapat lang. Kasi kapag niloko mo ang anak ko, mata mo lang ang walang latay sa akin. Tandaan mo yan, Robert. Opo, tita. Promise po. Aalagaan, iingatan at mamahalin ko po si Emily. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Ma, parang tinakot niyo naman po si Robert. Ayos ka lang ba, baby? Oo naman. Saka hindi ako natakot, no? Siguro, kaunti. O paano? May iwan ko muna kayo sandali, ha? Maghahanda lang ako ng merienda natin sa kusina. Tatawagin ko na lang kayo kapag nakahain na. Ah, sige po, tita. Salamat po. O, di ba? Anong masasabi mo sa mama ko? Ang cool niya tapos ang bait pa, no? Oo, pero… Pero ano? Pero hindi mo nabanggit na mukhang bata pa pala ang mama mo. Ang ganda pa rin niya. Katulad mo, baby. Pareho kayong maganda. Siyempre, kanina pa ba ako magmamana? Alam mo ba, madalas kami mapagkamalang mag-ate lang ni mama. Kasi nga kahit nasa 45 na siya, mukha pa rin siyang dalaga. Grabe, sana ganyan din ako pagtanda ko. Talaga? 45 na siya? Hindi alata kasi ang ganda pa rin ang katawan niya. Tapos mabait pa siya. Ang swerte ng papa mo sa kanya. Yun lang, hindi siya masyadong na-appreciate ni papa nung nabubuhay pa siya. Lagi ba silang nag-aaway? Oo, at si papa ang nagsisimula. Naawa nga ako kay mama kasi wala naman siyang magawa. Tapos nung nawala si papa, madalas niya pang sisihin ang sarili niya. Hindi ako galit sa papa ko, ha, pero naiinis ako sa kanya kasi bakit ganun ang trato niya kay mama noon? Eh wala namang ginagawang masama sa kanya si mama. Ang hirap kaya nung hindi ka na-appreciate tapos madalas ka pang inaaway. Ang dami na rin palang pinagdaanan ng mama mo, no? Hanga ako sa kanya. Pero wala pa bang nanligaw sa kanya mula nung mawala ang papa mo? Nakwento mo na may trabaho siya, di ba? Baka naman may kung sino na ron na pumuporma sa mama mo. Kung sakali, ayos lang ba yun sa'yo? Wala naman siyang nababanggit, pero kung meron man, okay lang sa akin. Basta hindi siya sasaktan at mamahalin siya, go lang! Kung gaano ka-protective sa akin si mama, ganun din ako sa kanya. Pero ayoko naman harangin ang pagkakataon na ma-inlove siya ulit, lalo na kung yun ang magpapasaya sa kanya. Ang swerte ng mama mo sa'yo, baby. At ako rin, ang swerte kasi ikaw ang girlfriend ko. Maganda na, mabait pa. O, kita mo to ng bola pa. Uy, hindi yun bola. Robert, Emily, tara na dito sa kusina. Nakahain na yung merienda. Dito na tayo kumain. Nandiyan na po, ma! Let's go, baby! Masarap ang peach mango graham ng mama ko. Nung unang beses na makita ko si Robert ay may naramdaman akong kung anong damdamin sa kaibuturan ng puso ko, Papa Dudut. Sobrang saya ko at gaan ang kalooban ko nang magtama ang paningin namin ang binatang nakabihag sa puso ng anak ko. At nang kamayan niya ako ay may kung anong enerhiya ang dumaloy sa mga balat namin dahilan para panindigan ako ng balahibo. Ewan ko pero hindi na po maalis ang ngiti sa labi ko ng araw na yon. Mas matanda lang ng ilang taon si Robert sa anak ko at nagtatrabaho siya sa isang private company bilang IT personnel. Guwapo si Robert, Papa Dudut. Matangos ang ilong, makinis ang balat, matikas ang tindig at may magandang mga mata. Bagay na bagay sila ni Emily dahil maganda po ang anak ko. Sino pa ba ang pagmamanahan niya kundi ako na mama niya, hindi ba? Bukod doon ay magalang din si Robert. Hindi niya nakalimutang magmano sa akin noong unang beses na dinala siya ng anak ko sa bahay. Inalikan din niya ako sa pisngi bago siya noon umalis. At hindi po yun nagbago kahit na noong mga sumunod na araw ng pagpunta niya sa bahay namin.
Kaya nga feeling safe po ako sa presensya niya, Papa Dudut. Until dumating yung kinakatakutan kong realization na hindi na lang simpleng paghanga ang nararamdaman ko sa boyfriend ng anak ko, kundi matinding pagkagusto na po. Bilang mama ni Emily ay sinubukan kong patayin ang damdaming yon sa loob ko dahil ayokong masaktan ang anak ko. Bukod doon ay isang kabaliwan na magkagusto ako kay Robert dahil sa mga edad namin, Papa Dudut. Kaya nga sinubukan ko siyang layuan sa paraang akala ko ay hindi niya mahahalata at mararamdaman. Pero mali ako dahil isang araw nang muli siyang sinama ng anak ko sa bahay namin dahil birthday ko ay kinumpronta niya ako. Tinanong niya kung bakit iniiwasan ko siya. Wala akong nagawa kundi ang sabihin sa kanya ang totoo at nang aminin niya na attracted din siya sa akin ay magkahalong tuwa at lungkot ang naramdaman ko. Tuwa dahil noon lang ulit ako nakaramdam ng kilig matapos mawala ni Gregor. At lungkot dahil alam kong hindi kami pwede. Nang araw na yon ay nilinaw ko kay Robert, nakalimutan na lang namin ang feelings namin sa isa't isa dahil magkakasala kami at masasaktan namin si Emily. Pero naging mahina kami pareho, Papa Dudut. Nadala pa rin kami ng mga emosyon namin, lalo na nga noong nagsimula kaming mag-usap ng patago online. Desa, ang ganda mo talaga. Ang sarap mong halik-halikan. Robert, sandali. Oh, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman, pero tama ba itong ginagawa natin? Tinatraidor natin si Emily. Hindi ko alam, pero isa lang sigurado. Gusto kita. Gusto mo rin naman ako, di ba? Oo, pero mali pa rin to. Nag-uusap tayo ng patago. Nagkikita ng patago. Kahit sa ang angulo tignan, niloloko natin pareho ang anak ko. At bilang nanay niya, ano na lang ang magiging reaksyon ni Emily pag nalaman niya ang kabaliwan na to? Kaya nga hindi niya malalaman. Hindi natin sasabihin. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa bagay na yun, Desa. Saka pareho naman natin tong ginusto, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na pumunta ka rito sa motel para makipagkita sa akin tapos labag pala sa loob mo. Siyempre hindi. Pumunta ako rito dahil gusto ko makipagkita sa'yo. Matagal ka nang di dumadalaw sa bahay namin. Hindi ka na sumasama kay Emily kasi raw masyado kang busy sa trabaho. Yun nga ang isa pa naming pinagtatalunan. Wala na siyang oras sa akin dahil napaka-workaholic ng anak mo. Tapos ikaw din minsan, hindi kita makontak. Keso, madalas nagbababad ka rin sa trabaho mo sa opisina. Baka naman may iba ka nang natitipuan dun, ha? Baka naman pinagpalit mo na ako. Kaya bihira ka nalang magkapanahon sa akin. Sira, walang katulad mo sa office namin. Kaya bakit kita ipagpapalit? Busy lang talaga ako kasi ang daming trabaho at mga meeting. Pasensya ka na kung akala mo nawalan ako ng time sa'yo. O sige, patatawarin kita pero sa isang kondisyon. Ha? Anong kondisyon? Bakit parang bigla naman akong kinabahan? Bakit ka naman kakabahan? Di naman ito mahirap at panigurado masasarapan ka. Sabihin mo na kasi. Para hindi na ako magtampo, pumayag ka na may mangyari sa atin. Promise, paliligayahin kita, Desa. Robert. Bakit? Sigurado naman ako na gusto mo rin. Hindi ka ba nasasabik na may lalaki na magpapaligaya sa'yo? Ang tagal na rin simula nung huling beses kang niromansa ng namatay mong asawa. Madalas pa kayong mag-away, kaya panigurado hindi ka niya magawang halikan man lang. Tama ka. Lagi kami noong nagtatalo. Mula nang madisgrasya siya sa Taiwan at maputulan ng binte, naging maiinitin na ang ulo niya. Hindi na rin siya ganung nagpupursigi sa buhay dahil nga sa nararamdaman niyang sakit. Kaya lang, ang kinaiinis ko, sa akin niya binubunto ng galit niya sa nangyari sa kanya. Na para bang ginusto ko yun o kasalanan ko lahat yun. Maswerte siya dahil hindi mo siya iniwalayan. Kasi kung ako ang nasa posisyon mo, baka iniwan ko na ang ganong klase ng tao. Napakawalang utang na loob. Hindi ko kayang gawin yon dahil siya pa rin ang asawa ko. Siya pa rin ang papa ni Emily at ayokong masira ang pamilya namin. Kahit kapalit nun, kamuntik na akong masiraan ng bait. At kahit noong mamatay siya, sinisi ko ng husto ang sarili ko kasi pakiramdam ko, nagkulang ako sa kanya.
Mabuti na lang pinarealize sa akin ng anak ko na wala akong kasalanan. Na naging sapat ang pagmamahal at pag-aalaga ko kay Gregor bilang asawa niya. Naniniwala naman ako na sapat ka. At kahit kailan, hindi ka nagkulang, Desa. Kaya nga, hindi ko na lang namalayan, nahulog na ako sa'yo. So paano? Pwede na ba? Pangako, hindi ka magsisisi. Sisiguruin kong mag-e-enjoy ka. Robert! Shh! Hayaan mo ako na paligayahin ka. Dahil deserve mo yun, Desa. Alam ko po na maraming magagalit sa akin dahil naging mahina ako, Papa Dudut. Alam ko rin na malaking kasalanan ang agawin ko si Robert sa anak ko dahil kahit sa ang anggulo tignan ay masama yon at nanay niya pa ako. Pero ewan ko ba sa sarili ko. Hindi ko na nga po nagawang masaway ang puso ko. Hindi niyo ko masisisi. Nagbibigay din kasi ng motibo si Robert kaya hindi ko na siya natanggihan. At sa unang beses sa kaytagal ay nakaramdam po ako ng matinding kaligayahan kapag kasama siya, Papa Dudut. Pero habang nagdadaan ang mga araw, kinakain po ako ng konsensya ko. Lagi kong naiisip na baka karmahin ako sa mga pinaggagawa ko ng panahon na yon. May punto na sinasabi ko kay Robert na tigilan na namin ang patago naming relasyon. Pero lagi pa rin po siyang may paraan para baguhin ang isip ko at manatili sa tabi niya. Sa huli ay lagi pa rin akong bumabalik sa kanya, Papa Dudut. At mas naging mapusok kami sa relasyon namin. Para akong bumalik sa pagkabata dahil ang sarap kasama ni Robert. Naisip ko na sana'y hindi na lamang siya boyfriend ni Emily. Na ibang tao na lamang siya at ako ang una niyang nakilala bago ang anak ko. Hindi sana wala kaming dapat na alalahanin sakaling umusad nga at mas lumalim ang kung anumang meron kami ng panahon na yon, Papa Dudut. Ilang buwan din kaming naglaro ng apoy ni Robert at maingat po ako sa mga hakbang namin at pagkikita dahil ayaw naming maghinala si Emily. Ang sabi ni Robert ay hihiwalayan na niya ang anak ko dahil mas gusto na niya ako. Kahit alam kong masasaktan ang husto si Emily ay kinasabikan ko pong mangyari ang araw na yon para mas solo ko na ng tuluyan si Robert. Opo, Papa Dudut. Naging makasarili at masamang ina na nga ako ng panahon na yon dahil hindi ko nainisip ang kapakanan ng kaisa-isang anak ko. Siguro nga ay naging tanga na ako sa pag-ibig at wala akong magawa para pigilan ang bugso ng damdamin ko. Kahit na malabo pa ang hinaharap para sa amin ni Robert, ay hindi ako nawala ng pag-asa na kami pa rin ang magkakatuluyan sa dulo. Pero dumating po ang kinakatakutan namin. Dahil kahit maingat at kalkulado namin ni Robert ang mga kilos namin, nabuking pa rin po ni Emily ang sekretong relasyon namin ng boyfriend niya. Sa bagay, wala naman talagang sekreto na hindi nabubunyag. At kahit alam ko na posibleng mangyari ang bagay na yon, hindi ko pa rin po napaghandaan ng galit at disappointment sa akin ni Emily. Galit na galit po sa akin ang anak ko, Papa Dudut. Kulang na lang ay isumpa niya ako. At wala akong magawa para ipagtanggol ang sarili ko sa mga masasakit na salita na sinasabi at sinusumbat niya sa akin, Papa Dudut. Anak, please, pakinggan mo muna kami. Oo nga, Emily. Huwag ka naman ganyan. Ano huwag ka naman ganyan pinagsasasabi mo? Dapat ba hindi ako ganito mag-react? Kahit na nahuli ko kayo ng mama ko na naghahalikan dito pa mismo sa pamamahay namin? Anong gusto niyo? Magtatalo na ako sa tuwa? Ha? Dahil niloloko niyo ako? Hindi naman sa ganon, pero… Pero ano ma? Ano bang gusto mong isipin ko? Eh harap-harapan mo nang inahan sa akin ang boyfriend ko! Napakalandim mo! Uy! Aray! Emily! Bitawan mo ang mama mo! Ano ka ba? Baka nakakalimutan mo! Nanay mo pa rin siya! Nanay ko nga siya pero napakawalang yaya!
At ikaw, isang ka pa! Emily, tumigil ka na! Baka walang hiya kayo! Kailan niyo pa ako ninaloko? Kailan niyo pa ako ninaloko? Hindi kayo makasagot, ha? Kasi matagal na! Grabe! Paano niyo na-attempt na gawin sa akin to? Ang kakapal ng apog niyo! Lalo ka naman! Anak mo, tinalo mo! Bakit boyfriend ko pa? Bakit si Robert, mama? Marami namang iba dyan. Kung gusto mong mas bata, bakit hindi ko humanap ng iba? Bakit? Sumagot ka, ma! Hindi naman kita pinagbabawalan makipagrelasyon sa iba kung doon ka masaya. Pero bakit sa dami ng lalaki kinuha mo pa yung akin? Hindi ko rin alam, anak, ang sasabihin. Bigla na lang nangyari. Hindi namin sinasadya ni Robert. Hindi mo sinasadya na akitin siya? Hindi mo sinasadya na ahasin ang boyfriend ko? Ganun pa yun, ma? Aba, ayun sa... Akala niyo ba maniniwala ako sa sinasabi niyo? Sinong inuto niyo? At ikaw naman, Robert, pinagkatiwalaan kitang hayop ka, pero napakakapal na mukha mong baboy ka! Akala ko matino ka, pero nagkamali ako! Pwede ba, Emily? Huwag kang umasta na para kami lang ni Desa ang may kasalanan dito! Aso ano? Ako pa may kasalanan? Kaya nilawayan mo nanay ko? Oo! Ikaw! Ikaw ang may kasalanan! Kung di ka sana nagkulang sa akin bilang boyfriend mo, hindi ako maghanap ng atensyon sa mama mo! Pasalamat ka nga! Hindi ako kumabit sa ibang babae! Sa nanay! Aray ko! Buwisit ka! Mangilapat ka nga sa katwiran mong bobo ka! Robert, ano ba? Hindi nakakatulong sa sitwasyon ng mga sinasabi mo! Manahimik ka na lang kasi! Emily, anak, pakinggan mo muna ako. Huwag niyo akong mawakawakan dahil natitili ako sa inyo. Hindi ko maatim na tawagin pa kayong mama dahil nasusuka ako pag nakikita ko mukha niyo. Tsaka ano pa pag sasabihin niyo na gusto niyong pakinggan ko? Magpapalusot lang kayo eh. Magdadahilan na keso hindi niyo sinadya o ginusto. Pwede ba, ma? Akuin niyo nga ang kababuyan niyo. At sa halip ng pagtakpan yung dalawa pagiging immoral niyo, humingi na lang kayo ng tawad. Pero ewan ko kung makakaya ko pa kayo patawarin. Pagkatapos ng lahat, akala ko kasi kakampi ko kayo pero hindi pala. Magsama kayong dalawa ng lalaking yan. Tutalbagi naman kayo. Pareho kayong manloloko. Please, Emily, huwag kang umalis. Huwag akong iwan. Please, anak. Pasensya na, pero hindi ko na kayo kaya makasama sa iisang bubong. Kaya kung kinakailangan natin maghiwalay ng landas, gagawin ko para makapag-move on na ako. Bahala na kayo ni Robert. Gawin niyo kung anong gusto niyo. Pinapaubaya ako na siya sa'yo! Tutal pareho kayo mga walang kwenta! Magsama kayo! Emily, please! Huwag mo gawin to! Huwag mo akong iwanan! I'm sorry, anak! Patawarin mo ako! I'm sorry, anak! Hiyang-hiya po ako kay Emily. Wala na po akong mukhang mayaharap sa kanya dahil sa skandalong ginawa ko sa pamilya naming dalawa. Tinanggap ko po ang lahat ng masasakit niyang sinabi, Papa Dudut. Deserve ko po yun, Papa Dudut. Alam ko sa sarili ko na hindi ko malilinis ang pangalan ko kahit na ano pang dahilan ko. Naging masamang babae ako at ina sa anak ko kaya sinumpa niya ako ng husto. At nilayasan ng araw ding yon, Papa Dudut. At kahit na anong pagmamakaawa ko na huwag niya akong iwanan ay hindi po siya naawa sa akin katulad ng hindi rin ako naawa nang suruting ko sa kanya ang boyfriend niya.
Doon ko po naramdaman na ayaw ko na talagang magkaroon ng ugnayan kay Robert kahit na matapos niya akong piliin. Opo, ako ang pinili ni Robert imbis na ang anak ko. Dahil nga mas mahal niya ako. Gusto ko pong matuwa pero hindi gumagawa dahil alam kong nakapanakit kami ng damdamin. Kaya nga pinagtabuyan ko noon si Robert sa pamamahay ko at iniwasan siya. Ilang araw ko ring sinubukang mag-reach out sa anak ko pero bigo akong mahanap ang kinakaroonan niya. Ura-urada rin kasi siyang nag-resign sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan niya at walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Sobrang sakit po talaga na bigla na lamang akong iniwan ni Emily. Kaya nga muli ay kusa kong tinanggap ang kalinga ni Robert. Na ng panahon na yon ay hindi naman ako sinukuan at nanatili pa rin sa tabi ko kahit na sinabi ko nang lumayo na siya sa akin. Opo, naging opisyal kami magkasintahan ni Robert at tumagal ng 3 buwan ang aming relasyon bago kami kapwa may nadiskubre sa isa't isa. Bagay na hindi namin inaasahan at hustong ikinabigla. Kumusta pala ang parents mo? Bakit parang wala kang naikukwento masyado tungkol sa kanila? Hindi ba talaga kayo close? Hindi. Kasi mas close nila yung iba mong kapatid? May ganun ba talagang mga magulang? May favoritism? Meron. Alam ko hindi mo siya naranasan. Kasi isa lang naman ang anak mo pero... Ako ang patunay na merong mga anak na hindi paborito ng mga magulang nila. Laging kakarampot na atensyon lang ang binibigay nila sa akin. Pero ayos lang naman dahil sanay na ako. Nung lumaki ako, mas madali kong nagagawa ang gusto ko dahil hindi nila ako pinakikialaman. Di tulad sa mga kapatid ko na lagi silang may pake. Pero di ko naman sila masisisi kung bakit hindi nila ako masyadong gusto. Kasi sampid lang ako sa pamilya nila. Sampid? Anong ibig mong sabihin? Ampon lang ako, Desa. Iniwan lang ako doon ng dati nilang katulong na umuwi raw ng probinsya, tapos di na bumalik. Hinanap ko yung katulong nilang yun, para itanong kung siya ba ang nanay ko, pero sabi niya ibinigay lang daw ako sa kanya ng kaibigan niyang babae, kasi hindi na ako nito kayang alagaan. Hinanap mo rin ba yung kaibigan babae na sinasabi niya? Oo, at nahanap ko rin siya. Akala ko siya rin ang totoong nanay ko, pero sabi niya hindi raw ako nanggaling sa kanya. Sa totoo lang, nakakawalang gana. Kasi kung sino man ang tunay kong nanay, napakawalang hiya naman niya para ipamigay ako na parang aso nung baby pa lang ako. Simula noon, hindi na ako nagka-interest na hanapin ang babaeng yun dahil tinuring ko na siyang patay. Bakit? May problema ba? Naku, kung nalulungkot ka sa kwento ng buhay ko, sinasabi ko sa'yo, ayos lang, nakamove on na ako. Wala na akong pakialam sa tunay kong nanay at gusto ko na lang na makalimutan ko siya. Pero nanay mo pa rin siya. Paano kung may malalim pala siyang dahilan kung bakit kanya kinailangang ipaampun nung araw? Paano kung hinahanap ka rin pala niya? Ayaw mo na ba talaga siyang makita? Wala na siyang mapapala sa akin at wala na rin akong kailangan sa kanya. Saka kapal naman ang mukha niyang bumalik sa buhay ko kahit wala naman siyang ambag sa pagpapalaki niya sa akin. Hindi ko na kailangan marinig ang mga rason niya dahil hindi na rin nun mababago ang katotohanan na pinamigay niya ako nung baby pa lang ako. Sana hindi na lang niya ako sinilang. Sana pinatay na lang niya ako nung nasa tiyan niya pa lang ako. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kung ayaw mo nang bigyan ng chance ang nanay mo na bumalik sa buhay mo, desisyon mo yan. Pero mali na pagsalitaan mo siya ng ganyan, lalo't wala kang idea sa pinagdaanan niya bago niya naisip na ipaampun ka. Nasasabi ko to bilang nanay kasi mahal namin ang mga anak namin. Kaya gusto kong maintindihan mo na minsan may mga sitwasyon na wala talaga kaming pagpipilian. Ewan ko pero mabuti na lang hindi ikaw ang nanay ko kasi baka masiraan ako ng ulo pag nagkataon. Hindi naman siguro mangyayari yon dahil si Emily lang ang anak ko. Yun naman pala eh. Ang mabuti pa, wag na nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Dahil ang mahalaga na lang sa akin eh, yung ngayon. Yung tayo na magkasama at masaya. Mahal na mahal kita, Desa. Mahal rin kita, Robert. O paano? Tama na nga muna tong lambingan natin, may niluluto akong banana cue eh. Di ba paborito mo yon? Tara, magmerienda muna tayo sa kusina. Talaga? Naks naman! Ang swerte ko talaga sa'yo. Maganda na, masarap pang magluto. Bolero!
Uy, hindi yun bola ha. Ikaw talaga. Halika nga rito, pakisa ko. Tawagin niyo na po ako sa lahat ng mga katawagang gusto niyo dahil sa pagiging masamang ina ko kay Emily. Matapos kong pabalikin sa buhay ko si Robert ng panahon na yon, Papa Dudut. Pero wala na po akong nagawa dahil alam kong hindi ko kayang harapin ang buhay ng mag-isa. Pero sigurado nga lahat ng bagay na tinanim mo nang hindi mabuti ay hindi rin mabuti ang aanihin mo sa huli. Yun po kasi ang napatunayan ko dahil matapos i-open up sa akin ni Robert ang tungkol sa pagiging ampun niya sa mga magulang na kinamulatan niya. Hindi na po yon naalis sa isipan ko. Nagkaroon po ako ng agam-agam na baka siya na ang anak ko na pinaampong ko noong araw tapos ay muli kaming pinagtagpo ng kapalaran sa isang magulong sitwasyon. Dahil kinarma na kami matapos naming lokohin si Emily. Kaya nga lingid sa kalaman ni Robert ay nag-loan ako ng malaki sa pinagtatrabahuhan ko dahil desperada na akong malaman ang katotohanan. Lumapit din ako sa iba't ibang financial institution na nagbibigay ng personal loan. Mistula akong kawawa na nilapitan lahat ng pwedeng utangan. Malikom lamang ang sapat na pera para sa naiisip kong proseso na magbibigay ng kapayapaan sa aking puso. Itinuloy ko ang paghahanap ko ng kasagutan kaya ginamit ko lahat ng perang nautang ko para magpa-DNA test. Madali at hindi napunan ni Robert na nakuhaan ko siya ng sample. Naalala ko pa yung pakiramdam ng mga araw na taimtim akong nagdarasal at naghihintay sa paglabas ng resulta. Nanginginig at halos hindi ako makakain sa kakaisip. Halos mawala ako sa ulirat sa kung ano ang kalalabasan ng lahat. At sa wakas ay natanggap ko na ang sobre na naglalaman ng kasagutan sa aking mga katanungan. At base sa resulta ng DNA, Papa Dudut, anak ko po ang lalaking karelasyon ko. Kulang na lang po ay literal na matunaw ang lamang loob ko at maging putik ang buong katawan ko matapos kong malaman na si Robert ang panganay kong anak na pinaampun ko noong 17 anyos pa lamang ako. Umiyak po ako ng umiyak hanggang sa mawalan ako ng luha, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong klaseng paglalaro ng kapalaran na nangyari dahil sala sa labat po ang landas na tinahak namin ang mga anak ko para lamang sa dulo ay pagtagpuin kami ngunit nasa isang komplikadong sitwasyon. Gusto ko pong maggalit sa sarili ko dahil naging mahina ako at nagpadala sa emosyon ko. Kaya nga naglakas loob akong aminin kay Robert ang katotohanan upang hindi na namin ipagpatuloy ang relasyon namin. Pero sobrang nagalit siya sa akin at nandiri, Papa Dudut. Hindi ko naman po siya masisisi dahil kahit ako ay nagulat. Pero higit sa mga bagay na pinagsaluhan namin bilang magkarelasyon. Yung matinding pagkamuhi niya sa akin ay nag-ugat pa noong ipinamigay ko siya at hinayaang mabuhay sa piling ng ibang tao. Sinabi niya sa akin na sapat na yung dahilan para hindi niya ako kilalaning ina at tuluyan na niyang tapusin ang anumang namamagitan sa amin. At katulad ni Emily ay iniwasan po ako ni Robert, Papa Dudut. Iniwanan ako ng mga anak ko. Siguro deserve ko talaga na iwanan dahil hindi ako naging mabuting ina. Hindi ako naging mabuting huwaran para sa mga anak ko kaya hindi ko rin sila masisisi kung magalit sila sa akin o isumpa nila ako. Sa ngayon ay may ilang utang pa rin akong tinatapos bayaran. Hindi ko po tinakbuhan ni isa sa aking mga nahiraman. Hindi naging madali sa akin na humiram at magbayad ng ganong kalaking halaga para lamang maisagawa ang nasabing DNA test. Pero inilaban ko para sa kakatahimik ng aking pagkatao. Papa Dudut, ang gusto ko na lang ay pagsisihan ang mga nagawa kong kasalanan. At kung darating ang sandali na mapatawad nila ako, ay sakalang ako lubos na magiging masaya. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin ang storya ng buhay ko. More power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Desa. Mahirap pumasok sa sitwasyon na magulo at komplikado lalo na kung hindi naman natin ito ginusto. Kaya kapag nahaharap tayo sa ganitong pagkakataon ay kailangan nating panindigan anuman ang ating mga naging desisyon.
mga kabarangay sanga-sanga ang daan na pinagdaraanan natin sa buhay na ito. Hindi natin sigurado kung anong klaseng pagsubok ang ibabato sa atin ng tadhana, pero kapag pinadapa tayo ng mga pagkakataon ay kailangan nating tatagan ang loob natin na bumangon at magpatuloy. Araw-araw pwede tayong magbagong buhay. Pwede nating piliin na itama ang mga kasalanan natin habang nagsisisi sa mga mali nating desisyon sa nakaraan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.